Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ayon kay San Mateo, ang rurok ng kasaysayan ng Israel ay ang pagsilang ng Mesiyas. Kay Jesus, natupad at nagkaroon ng kahulugan ang kasaysayang ito. Pumasok si Jesus sa masalimuot na kwento ng mga tao. Nawa, matutunan din nating pahalagahan ang ating kasaysayan bilang mga taong naglalakbay sa lupa. Hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama si Maria na ating ina. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, pakumbaba nating aminin ang ating mga nagawang kasalanan at ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa habag at mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo, mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina ninyong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat
siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak, si Isaak ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jose, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, si Abias ang ama ni Asa, si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias, si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim.
Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, samantalang tayo'y nagdiriwang ng banal na misa sa ating ikalawang simbang gabi, alam natin na may mga kapatid tayo sa Visayas at sa Mindanao na dinaanan o kasalukuyang dinadaanan o naghahanda sa pagdaan ng malakas na bagyo. Kaya naman sa simula ng ating pagninilay sa gabing ito, inaanyayahan ko kayo na maglaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan upang ipanalangin ng ating mga kapatid na nawa sila ay manatiling ligtas, iligtas ng Panginoon mula dito sa sakunang ito ng malakas na bagyo. Maraming salamat po. Noong ako ay elementary at high school, bukod sa math, isa sa pinakaayaw kong subject ay ang history. Kapag history na, parang automatic na nagsasarado ang isip ko. Kasi ang history para sa akin ay tungkol sa pagme-memorize ng mga dates, ng mga pangalan, ng mga lugar, ng mga pangyayari na para namang walang kahulugan. Ang hirap mag-memorize kapag hindi mo naman lubusang nauunawaan kung ano yung impormasyon na minememorize mo. Kaya siguro ako nagpari. Akala ko sa seminaryo walang math at walang history. Yun pala, sa loob ng seminaryo, may math din. Ang daming semesters ng math at ang dami ring pag-aaral ng history. At ngayon nga, kabalintunaan sa lahat ng kabalintunaan, ako na ayaw sa subject na history ay nagtuturo ngayon sa mga seminarista, pari at madre ng history. Pero isang bagay na natutunan ko sa pagtuturo ng history, ang magandang paraan ng pagtuturo ng kasaysayan ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, dates, names, places, events. Ang impormasyon, hindi madaling tandaan, madaling makalimutan. Ang maganda palang paraan, ang magandang teknik ng pagtuturo ng kasaysayan
ay ituro ito sa pamamagitan ng kwento, narrative. At kapag naging kwento ang kasaysayan, madaling maalala, hindi basta-basta nakakalimutan kasi mahilig tayo sa kwento. Kaya kung may gusto kang bagay na hindi makalimutan, daanin mo sa kwento. At yung kwento, kayang-kayang ipasa sa ibang tao. Halimbawa na chismis. Kapag may nasagap tayong chismis, tandang-tanda natin ang mga detalye ng narinig natin. Kayang-kaya nating ipasa kung kani-kanino. Sasabihin pa natin, atin-atin lang ha. Tayo lang ang nakakaalam niyan. Pero yung palang kwento, marami din ang pinagkwentuhan natin. Hindi nakakalimutan ang kwento. At yan ang mabisang paraan ng pagtuturo at pagpapasa ng kasaysayan. Mga minamahal na kapatid, sa ikalawang simbang gabi, narinig natin ang kasaysayan ng lahi ni Jesus. Isang napakahabang listahan ng mga pangalan mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Mahirap i-memorize yung mga pangalang yan. Kung ito'y history of the Bible, mahirap i-memorize isa-isa ang mga pangalan yan. Pero kung aalalahanin natin ang kwento ng bawat pangalan, mas madali nating matatandaan. Gusto ko po sanang ikwento sa inyo ang kwento ng bawat pangalan sa ating ebanghelyo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, no? May nag-react na kaagad. No? Baka pag ginawa ko yun, hindi pa abutin tayo ng Pasko, hindi pa ako tapos. Napakaraming pangalan, isang kasaysayan, at maraming kwento. Isang halimbawa lang po ng kwento na narinig din natin sa ating unang pagbasa ngayon tungkol kay Juda. Si Juda ay isa sa 12 anak ni Jacob. At kay Juda nagmula ang lahi ni Haring David, kung saan naman nagmula si Jesus. Sa 12 anak, si Juda ang napili ng Diyos. Hindi siya ang panganay. Karaniwan, yung privilege na anak ay yung panganay. Kung panganay lamang, si Ruben yon. Hindi siya yung bunso. Dahil ang bunsong anak ni Jacob ay si Benjamin, si Benjamin. At hindi rin siya yung paborito. Dahil ang paboritong anak ni Jacob ay si Jose, Joseph the Dreamer. Isa lamang siya sa mga ordinaryong anak ni Jacob. Pero sa lipi ni Juda, nagmula si Jesus. Isang kwento sa kasaysayan ng lahi ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, bawat pangalan ay kasaysayan, bawat kasaysayan ay kwento. At sa dinami-dami ng mga pangalang ito, sa isang kasaysayan ng lahing ito, sa dami ng kwentong malalaman natin sa mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus, dito sa lahing ito, nagmula si Jesus na hindi lamang tao, kundi Diyos. Upang iligtas tayo, pinasok ni Jesus ang kasaysayan ng tao. At kay Jesus, ang kasaysayan ng tao ay naging kasaysayan ng Diyos. In Jesus,
The history of humanity became the history of God. Yan ang nakita natin sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi lamang ito isang boring na listahan ng mga pangalan. Sinasabi sa atin ng listahang ito na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus pumasok sa kasaysayan ng tao. Nang magkatawang tao si Jesus, ang Diyos naging bahagi ng ating kasaysayan. Kaya naman ang kasaysayan ng tao ay hindi lamang ordinaryong kasaysayan. Ang kasaysayan ng tao ay naging kwento ng kaligtasan. The history of humanity became salvation history. The history of humanity became the story of our salvation. All because God in Jesus entered our history. Mga minamahal na kapatid, yan ang ating Diyos. Isang Diyos na pumapasok sa kasaysayan ng tao. Pero wag nating isipin na yung pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng tao ay isang abstract na konsepto. Pag sinabi nating ang Diyos pumapasok sa kasaysayan ng tao, sinasabi rin natin na ang Diyos gustong pumasok sa kasaysayan mo. Ang Diyos gustong maging bahagi ng kwento ng buhay mo. God wants to be part of your personal history. God wants to be a part of your story. Yan ang Diyos. Nais pumasok sa kasaysayan ng tao, nais maging bahagi ng kwento ng buhay mo. Mga minamahal na kapatid, hayaan nating maging bahagi si Jesus ng kasaysayan at ng kwento ng ating buhay. Hayaan nating maging bahagi si Jesus ng kasaysayan at kwento ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hayaan ninyong maging bahagi si Jesus ng kwento ng inyong pamilya. Hayaan nating maging bahagi si Jesus ng kwento ng ating pagtatrabaho o pag-aaral. Hayaan nating maging bahagi si Jesus ng kasaysayan ng ating kabuhayan, ng ating business, ng ating ekonomiya. Hayaan nating maging bahagi si Jesus ng kasaysayan at kwento ng ating politika, ng ating gobyerno, ng ating lipunan at ng ating bansa. Hayaan nating pasukin ni Jesus ang kasuluk-sulukang aspeto ng ating buhay upang lahat ng kanyang mapasok na aspeto ng ating buhay ay kanyang madalhan ng kabutihan at kaligtasan. Sa pagpasok niya sa ating kasaysayan, katulad ng ginawa niya sa lahi ni Abraham, dadalhin din niya ang kaligtasan sa atin. At ang kwento ng ating buhay ay magiging kwento rin ng kaligtasan dahil nandun si Jesus. Alam niyo mga minamahal na kapatid, madalas nagkakandaloko-loko ang buhay natin dahil gumagawa tayo ng kasaysayan at humahabi tayo ng kwento ng ating buhay nang wala si Jesus. At yan ay isang napakalaking kalapastanganan ng kasaysayan. Sa panahon po natin ngayon, maraming paraan ng paglapastangan sa kasaysayan.
nilalapastangan ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagbabago nito. Pinapalitan ang kwento, yung maganda papapangitin, yung pangit papalabasin na maganda. Isang kalapastanganan yan ng kasaysayan. Nilalapastangan ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagkalimot dito o pagpili ng tatandaan at ng kakalimutan. Itong bahagi ng kasaysayan, tandaan natin. Pero itong bahagi ng kasaysayan, kalimutan natin. Selective memory of history. Pero ang pinakamatinding paglapastangan sa kasaysayan ay ang bumuo tayo ng kasaysayan nating mga tao nang hindi natin isinasama ang Diyos. Ano ang kasaysayan ng tao kung wala ang Diyos? Ano ang kasaysayan ng buhay mo kung wala ang Diyos? At ano ang magiging kwento ng buhay nating lahat kung hindi kasama ang Diyos? Mga minamahal na kapatid, nasa ang bahagi ka na ba ng kasaysayan ng iyong buhay? Ano na ba ang kwento ng buhay mo? At nasaan ang Diyos dyan sa kasaysayan at kwentong yan? Tayo'y naghahanda para sa Pasko. At ang Pasko ay walang iba kundi ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan at kwento nating mga tao. Yung kasaysayan at kwento nating mga tao na nalugmok na sa kadiliman dahil nababalot ng kasalanan, nang pasukin ni Jesus, binigyan niya ng liwanag, binigyan niya ng kabutihan, dinulutan niya ng kaligtasan. Kaya sana sa ating paghahanda para sa pagsilang ni Jesus, huwag natin siyang baliwalain. Huwag natin siyang ipagtabuyan na tila baga mabubuhay ang ating kasaysayan nang wala ang Diyos. Tandaan natin, ang kasaysayang ng tao na wala ang Diyos, walang kahihinatnan, magdudulot pa nga sa atin ng kapahamakan. Pero ang kasaysayan ng tao na kasama ang Diyos, ang kwento ng buhay natin na kasama ang Diyos, magdadala sa atin ng maraming kabutihan, magbubuhos sa atin ng maraming biyaya, at maghahatid sa atin sa kaligtasan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus ang tunay na ilaw ng mundo na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang puspusang manghikayat ang simbahan sa lahat ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pamilyang nag-aalitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Adbyento, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matagpuan ng mga pamilya ang awa bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliranin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang ang aming pagdiriwang ng Misa de Gallo ay mailapit kami sa aming pamayanan at parokya upang sama-sama kaming lumago sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, isugo mo ang iyong anak na si Jesus upang maging bahagi ng aming buhay at kasaysayan at magdulot sa amin ng kabutihan at kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang sambayanang nananabik sa pagdating ni Jesus, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating mapagmahal na Ama sa langit.
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa badal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating ikalawang simbang gabi. Kayo pong lahat na nandito sa Manila Cathedral, lalo na po ang mga kapatid natin na matyagang nagsisimba dyan sa labas. Mukhang mas marami pa yata yung nasa labas kaysa nandito sa loob. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid na sumusubaybay at kasama natin sa live streaming ng misang ito. Thank you very much for joining our Mass this evening from the Manila Cathedral. Maraming salamat din po sa mga servants at staff ng Manila Cathedral na naglilingkod sa ating banal na misa ngayon. Sa atin pong pag-uwi at bago tayo matulog ngayong gabi, patuloy po nating ipagdasal at alalahanin ng ating mga kapatid na naapektuhan ng bagyo. Nawa ay iligtas sila ng Panginoon, pagkalooban sila ng Panginoon ng kaligtasan mula sa anumang sakuna na dulot ng malakas na bagyong ito. At kung meron po tayong pagkakataon na tumulong, sana po ay magandang pagdiriwang din ng Pasko ang pagtulong natin sa mga kapatid nating nangangailangan. Siguro po yung iba sa atin ay nanggaling sa mga lugar na ito, may mga kamag-anak o kaibigan na taga doon, kaya maganda rin po na ipahayag natin yung ating pakikiisa sa kanilang pinagdaraanan sa pamamagitan ng panalangin at pagtulong sa kanila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong nananabik sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.